Hello mga kabuhay! Welcome back to my YouTube channel. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang type ng transport, which is the passive, na hindi nangangailangan ng energy para mag-move yung mga molecules. So, meaning, simultaneously, randomly, na nag-move without exerting ATP, or which is the adenosine triphosphate. So, meaning, some molecules have their own energy. Okay, so yan po yung topic po natin ngayon. At ang two types po ng passive transport na nagaganap po sa loob ng katawan natin, sa paligid po natin, at sa different forms of molecules, no, are diffusion and osmosis. So tara mga kabuhay, isa-isahin po natin ang mga example at paano po sila nagkaiba. So reviewin po natin ang components po ng ating cell membrane. So, alam po natin na may fluid sa labas ng ating cell na tinatawag nating extracellular fluid. At meron naman pong cell sa loob na which is the cytoplasm or the intracellular fluid. Na ang cytoplasm, kinocompose po ito ng cytosol which is a jelly-like semi-fluid na translucent. Ang ating pong cell membrane ay kinocompose ng phospholipid bilayer. Meron po siyang head na hydrophilic, hydro, water, philic, loving. So, water loving po itong head na which is the phosphate. At meron po siyang tail which is the fatty acid na hydrophobic naman po or hydro, water, phobic meaning fear. Ina-expel niya ang tubig. At makikita po natin kaya siya tinawag na fluid mosaic model. Marami po siyang mga channel or receptor or tinatawag din po nating mga facilitated diffusion. Okay, may mga specific na entry point, lalo na po ang mga macromolecules like protein and also carbohydrates. Dalawa po tayong transport system. Ito po yung passive and active. So, makikita po natin na ang passive transport ay galing po sa taas ng bundok, no, kung ito ay hill, pababa. Kaya hindi po nangangailangan ng energy para mag-flow itong bilog pababa po ng slope. Hindi po katulad nitong active transport, kailangan po ng energy, ng effort para po maipush dun sa taas ng hill or ng slope yung bagay na bilog. So, pag-aralan na po natin ang dalawang uri ng passive transport. So, una po ay diffusion. It is the natural tendency for molecules to move constantly. So, their movement is random and is due to the energy found in the individual molecules. Meron po tayong tinatawag na net diffusion kasi hindi po pare-pareho kasi ang laki ng mga molecules. Tama po ba? Or lalo na yung solute. And also, kapag po ito ay nag-move, no, randomly in a semi-permeable membrane, no, which is selective, meron pong nag-move from left to right na mga solute or from right to left. Kapag po nag-randomly na po siya, no, para ma-attain po natin ang equilibrium or balance po ng solution or mixture, diba? Pag nag-mix po tayo ng solute and solvent. So, ito po ay isang diagram para po may idea po tayo ano ba ang diffusion. So, for example, nagpatak po ako ng dye molecules po dito sa left side ng container na meron po itong mga water molecules. So, makikita po natin na nagmumove yung dye molecules randomly po hanggang ma-attain po natin ang equilibrium. So, magbigay pa po tayo ng mga example of diffusion. So, bago po natin ipakita yung first picture, meron po kasing nangyayari, no, lalo na sa air. For example, nagluluto yung kapitbahay natin ng tuyo, diba? Ang flow po kasi ng passive transport is from higher concentration to lower concentration. So, tatandaan po natin yon. So, meaning, lesser po yung concentration ng air at medyo high concentration po yung gas, no, na nilikha po or kinireate nung tuyo habang piniprito po siya. So, ito po ay magmumove randomly sa air hanggang sa mag-spread at maamoy ng kapitbahay. Okay?
isa din pong example din yung nangyayari po sa mga room, lalo na sa mga eskwelahan or sa bahay man. Halimbawa, nag-flatus ka or fart, ba? Diba? So, medyo lesser yung concentration dun sa room mo or dun sa classroom na from the fart, which is higher concentration, so mag-randomly move po yung amoy. Okay? Hanggang sa maattain po na maamoy po lahat ng inyong mga classmate. First po ay yung nagaganap po sa ating respiratory system na gas exchange. Di ba po, nag-i-inhale tayo ng oxygen, gas, at nag-i-exhale po tayo ng carbon dioxide. Pero po, sa loob po ng lungs, nagaganap ang exchanging of gases. So, napag-aralan po natin yung pulmonary circulation na yung ating pong blood na galing po sa right side ng heart po natin, okay, dadalhin po ito ni pulmonary artery papunta po sa lungs. Ating pong pulmonary artery na nakakonect po sa mga capillaries na nakabalot po dito sa alveoli, sobrang taas po ng concentration ng carbon dioxide. At tayo naman po, nag-i-inhale po tayo ng oxygen, so yung alveoli po natin, high ang concentration naman ng oxygen gas. So, ang isa pong characteristic nitong capillaries and also the alveoli, very thin po ang kanilang membrane, manipis lang. Para po, mabilis ang pagdi-diffuse ng gases or exchanging of gases. So, alam po natin ng diffusion from higher concentration to lower concentration. So, from capillaries po, na dinala po ni pulmonary artery, mataas po ang concentration ng CO2 or carbon dioxide, kaya magdi-diffuse po siya randomly papunta po sa alveoli. At yung alveoli naman po, na mataas ang concentration ng oxygen, siya naman po ang mag-move dun po sa capillaries para maging oxygenated blood. Or yung ating red blood cell, siya po ang magdadala, okay? Nakakonect po sa kanya yung oxygen gas. At ito naman po ay dadalhin ni pulmonary vein pabalik po sa left side ng ating heart. Sa isa pa pong example ng diffusion ay sa mga buntis or pregnant mommy na may baby sa loob ng tiyan, na di ba po kung ano nga po yung kinakain ng mommy, yun din po ang tinatanggap or na-absorb ng baby, di ba? And also gases din, kapag nakakalanghap din po ng pollution or mga bad smoke, yun din po ay nalalanghap din po ng baby sa loob. Or ang mga baby ay may umbilical cord na nakakonect po sa placenta o inunan. Ito pong inunan ay may mga ugat po yan na nakakonect sa uterus ng nanay or bahay bata. So, dito po nagaganap ang tinatawag po nating diffusion. So, nagdi-diffuse po dito sa mga arteries, no, yung mga minerals, nutrients na galing po dun sa kinakain ng mommy para po maging food ng baby. At kapag naman po yung mga waste product ng baby, okay, kung ito man ay gases or liquid, i-absorb din po yan ng placenta at magdi-diffuse din po dun sa pinaka-ugat, no, mga vein dito po sa ating uterus. At iyon po ay excrete po ng mommy. Okay? Dahil sa loob po ng placenta, marami po itong mga chorionic villi na tinatawag. Kasi po ang pusod ng baby, mga kabuhay, ay kinocompose po ito ng dalawang arteries at isa pong vein. So, sa atin naman pong excretory system, na ito po yung ating kidney. So, meron pong mga nagaganap na active and passive transport. So, alam po natin sa descending loop of Henle, nagkakaroon po dito ng water absorption, di ba? Yung reabsorption, which is, ito po ay passive transport. So, nagdi-diffuse po siya from tube outside para po ma-reabsorb po ulit ng ating pong katawan. Diffusion in plants ay nagaganap po sa spongy mesophyll layer, wherein dito po kasi nakastock yung mga gases. So, dito po nagaganap ang gas exchange. At ito po ay nagdi-diffuse out yung oxygen gas sa stomata or yung opening na kinokontrol po ni guard cell. At yung carbon dioxide na siyang raw materials po ng photosynthesis
Diyan din po nagdi-diffuse, no, dun sa stomata, nag-open po yan. So, ang pangalawang topic naman po natin ay osmosis. Ang osmosis po is a special type of diffusion. So, bali under din po siya ng diffusion, specifically associated with the movement of water molecules. Kaya tinatawag din po siyang water diffusion. So, nakafocus po tayo sa pag-flow ng water molecules. So, from higher concentration ng water molecules or maraming tubig, papunta po sa less concentration ng water molecules or kaunting tubig. Tingnan po natin itong example ng osmosis. Actually, sugar solution po ito na ibig sabihin po, nakadilute yung sugar molecules dun sa water. Na alam po natin ang water is universal solvent. Okay? So, meron po siyang hati, no? Nakita nyo po ba? It's a selectively permeable or semi-permeable like our cell membrane. So, sa left side po, mapapansin po natin na medyo marami po ang sugar molecules. Compare po natin sa kanan. Kaya kung solution po ang pag-uusapan po natin, medyo strong or more ang concentrated ng solution sa kaliwa. At dito naman po sa kanan, less or weak ang solution ng sugar. So, meaning po, dito sa kaliwa, kaunti lamang po ang water molecules. Tama po? Or, water is less concentrated. So, nakalagay naman po dito. Compare po natin sa kanan na ang water is more concentrated. Or, high ang concentration ng water molecules sa right side. Ang osmosis, pareho din po siya ng diffusion. From higher concentration to lower concentration. Kaya tingnan nyo po ang result. So, yung movement po ng water molecules ay from right side papunta po sa left side. From water more concentrated papunta po sa water less concentrated. Kung solution naman po ang pag-uusapan naman po natin ay from weak solution, okay, papunta po sa strong solution. Okay, so meron po tayong 3 types of solution sa osmosis. Isotonic, hypotonic, and hypertonic. So, dito po muna tayo sa isotonic. So, meaning po, equal po ang solution from inside of the cell papunta po sa outside of the cell. Or from outside to inside, vice versa po yan. Kaya po, kung magpo-flow po ang water molecules papunta po sa labas, equal din po na may magpo-flow na water molecules from outside to inside of the cell. So, second po natin is a hypertonic solution. Pag inilagay po natin ang cell dito sa solution na to, ang tendency po niya mag-shrink at pwede pong mamatay ang cell. Bakit? Dahil po, mas mataas po ang concentration ng solution sa labas ng cell, compare po natin sa loob ng cell, na very weak ang solution. So, meaning po, mas less ang concentrated ng water sa labas kaysa po sa loob. Mas marami po ang water concentration sa loob. Kaya ang movement po from higher to lower, so lalabas po yung tubig. Yan po. Ang example po ng hypertonic solution ay kaya po hindi po pwedeng inumin ang marine water. O yung dagat alat. O yung karagatan man yan, yung tubig po dyan. Kasi, kung salinity po ang pag-uusapan natin, yung salt solution po niya, sobrang alat. Kung i-compare po natin yung solution sa loob po ng cell natin. Kaya po, kapag ininom po natin yun, madedehydrate po tayo. Lalabas po yung tubig sa loob ng cell natin. Okay, naintindihan po natin yun. Okay, so next naman po, hypotonic. Ang hypotonic solution naman ay mas mataas po ang concentration naman ng solution sa loob ng cell, compare po natin sa labas ng cell. So, ang tendency po nito, papasok po ang tubig sa loob ng cell. Kaya nga po, makikita nyo po dito, medyo nag-bulge po siya, di ba? Lumaki, tapos nag-burst, pwede pong pumutok yung cell. Okay?
Kasi po, mas marami po or higher ang water concentration sa labas ng cell compare po natin sa loob ng cell. So, hanggang dito lamang po ang ating naging topic. Sana nagustuhan nyo po at naintindihan po ninyo ang difference po ng diffusion and osmosis. So, once again, thank you very much po for listening and don't forget to like and subscribe. Mabuhay tayo mga kabuhay! Bye!